Okay, hello mga kuya at mga ate. Nung last video natin, meron tayong paano i-set up ang Windows Server 2019. And then, dito sa video natin uli, tuturuan ko na naman kayo kung paano mag-set up ng IIS gamit ang Windows Server 2019. Of course, sa mga maka-Linux dyan, siguro hindi nyo to, hindi to para sa inyo, pero dun sa mga maka-Windows dyan, paano set up ang Windows Server 2019. So, tutok lang mga kuya at mga ate. So, una-una, kailangan natin ng ano ba yung mga requirement para makapag-set up ng IIS sa Windows Server 2019. O, meron din sa 2016. Okay, so, ang una natin gagawin, ay anong PHP version na meron tayo ang gagamitin natin actually. So download lang natin dito actually yung mga resources natin, ano yung mga requirement natin, da-download pa natin. So mas maganda to actual nyo makita kung saan natin dinadownload mga yun. So under PHP sa version natin, under ng Windows Downloads, andito na tayo sa windows.php.net. So, ang ginagamit natin madalas ay ang non-trade safe. So, BS1664 non-trade safe. Kung bababa kayo dyan, at least man lang, andun kayo sa non-trade safe ang dinadownload natin. So, ito, meron tayong isa non-trade safe. Sa 7.4, meron tayong 64 bit. Andito rin tayo sa non-trade safe. So, bababa uli yan ng 7.3, meron din tayong non-trade safe. So, sa demo ngayon, ang pinaka-latest tayo, ito yung gagamitin natin, zip file, non-trade safe. So, 25 MB lang yan, mabilisan lang. So, ang isa sa requirement pa natin, balik tayo sa Google, ang tinatawag nating MySQL, download. Ayan, so under siya ng community, you can have this download Microsoft installer, MySQL, MySQL installer. So ayan, wala siyang, actually meron yan, medyo mabagal lang. Kung ayaw niya, di wag. Dito tayo sa community, download. Ayan, kung ayaw talaga, medyo maarte ka. Baka sa firewall natin yan, meron na tayo doon. So, kunin na lang natin ngayon sa local natin. Ay, doon sa ibang server na nakakonected tayo sa local. Ayan. Ang password dyan ay 1234 lang. Bilibira ito. Meron na tayo ditong PHP. Actually, meron na rin doon. Hindi na natin kailangan yan. Yung guide. Ano? So, yung guide kasi nandito yung mga konting kino-configure doon sa PHP. Ano? Para maging compatible doon sa IIS. And then, ang my installer ng MySQL. Kailangan natin yan. Zip. Actually, hindi naman, may optional naman dito. Pero ito gusto ko eh. Yung installer na to. Parang ayaw pa ata. Ayan. Ang kasunod niyan ay ang rewrite. URL rewrite. Actually, meron din yan doon eh. Tingnan lang natin kasi minsan di gumagana doon yung ano ba yung nasa loob ng IIS na yun. Nakalimutan ko yung tawag doon. Tapos, PHP for IIS, multi-selector siguro to. So, hindi na natin kailangan muna sa ngayon. Tingnan lang natin mamaya, no? So, yan lang. So, gawa tayo ng folder dito para medyo malinaw. So, URL rewrite, yung guide natin, yung zip natin, para MySQL natin. So, pinakauna, ang una-unang gagawin, magko-config tayo under lang siya ng add rules and features ng server manager para may activate natin yung IIS. So, click natin yung add rules. So, ito yung una-unang lalabas. And then next.
Handle under siya ng rule-based or feature-based installation. Click Yes. And then, magsiselect ka ng server dito. So, sa ating ngayon, isang server lang meron tayo. Nasa mail server tayo. So, click Next. So, ito yung mga options natin. Ano? Storage. So, web. Ito, web server IIS. Ayan. And then, add features. So, in-add na natin ng features. And then, next. So, ito yung mga karagdagan features dyan. So, hindi na natin kailangan yan. Go ahead, next. And then, next. So, dito, under siya ng web server IIS, andito nakalagay. May mga iti-check pa tayo dito, no? So, depende sa setup na gusto mo. Let's say, HTTP redirection. Yung mga logging natin, let's say, gusto nyo yan. And then, compress. So, dynamic content compression, kailangan mo yan, ano? Nilalagay natin yan. And then, sa authentication natin, basic authentication para sa FTP. Hindi ako nagkakamali. Kailangan mo yun. And Windows authentication, parang kailangan mo din yun. So, walang problema. Later on, pwede rin natin balikan yan. Kung na-miss natin yan. As gagamit tayo ng PHP, kailangan natin ng CGI. So, sa mga ASP.NET, ito yung sa kanila. No? Net framework yung sa kanila. Ang kasunod dyan ay yung FTP server. So, kailangan natin yan. Kailangan ng services natin dyan. So, dito, wala na masyado. So, okay na tayo dyan. Management service siguro. Pero siguro sa akin, di ko na inaintindi. And then, go ahead and next na tayo. No? Tapos, install. So, mga after 3 minutes o 2 to 3 minutes, tapos na, na-config na natin ang IIS. So, antay na lang natin mga kuya at saka mga ate. Well, pagkatapos nito, pagkatapos natin ma-config yung IIS, siguro itakal din natin kung paano mag-create ng DNS na nakamapping doon sa IIS natin. So let's say may subdomain tayo na let's say apps.charut.com o apps2.charut.com mga ganyan. So paano natin i-config yan doon sa IIS? So para sa akin mas maganda yung IIS, makwento ko lang kasi mas mabilis siya i-config eh. May GUI kasi siya, mas mabilis ng... Hindi naman ako naniniwala. Iba kasi mas gusto nila yung Linux kasi safe. Well, marami namang ginagamit para maging safe. Mayroon tayong mga endpoint dyan. Andyan yung firewall. Hindi naman mismo yung Windows Server ang mismong... pagka sinabi mong dahil naka-Linux ka, safe ka. No? Hindi lang siya ang mapoprotekta sa mga data. Actually, may mga firewall pa dyan bago pa dumating sa OS. May firewall pa dyan na pumaprotekta na hindi ka ma-hack. So, para lang to sa mga Windows na ano natin, server admin. So, mapapansin nyo, magkaroon na tayo ng IIS dito sa baba, server admin. So, para ma-open yan, click mo yung tools. And then, click mo yung Internet Information Services. Kung hindi man dyan, another way of opening it is ito. And then, ito, Information Services Manager. Mag-open din siya. So, kung hindi naman naka-open yung server manager mo, search mo lang din siya rito, IIS. So, lalabas din kagad yung IIS Manager. And then, open. So, tatlo ang pwede mong gawin para ma-open mo yung IIS Information Services. So, sir, IIS Manager. So, yun na siya. Click mo siya. Medyo drag ko lang ng konti. Ayan. So, yun na siya. Ito na yung mukha. Ito na yung configure IIS Manager natin. So, to check lang kung working na. So, dapat as you type localhost dyan. And then, enter. May kita mo itong Internet Information Services na ano na to. Default siya, no? Pagka setup mo, ito yung default website. So, saan ba napupunta yan? I minimize ko lang siya.
click natin yung folder, click natin yung local disk C, and then inetpub, and then www root. So ito siya ang basic. So pagka dinelete ko yan siya, delete, and then refresh ko yung local host, wala ka na makikita. So yun yung dahilan nun, kaya nakikita natin. So ngayon, paano natin i-co-config? Let's say, yung kasi purely HTML lang yun, ano, kaya nag-display siya. So paano naman kung gagamitan na natin ng PHP coded ano siya, no? PHP coded siya na application. So ang una-una, as a requirement, ito yung mga requirement natin. Kailangan natin ng PHP version. So kunin natin ang isang PHP natin. Nandito siya, ayan. Tsaka ito. Copy, i-paste natin dito sa desktop. So ito yung mga total requirement to set up the IIS manager or the IIS server. So number one, open natin ng copy natin itong PHP. So paste natin. Ayan. Dito lang sa C, you know? Tapos palitan natin ng pangalan, rename. I go ahead and rename it as PHP 8.2, something like that. And then extract. So kaya gusto ko ng isang ano eh. Kaya gusto ko nito kasi mas maganda 'to pag nag-extract. Madali lang naman install 'yan, close. So ayan mga kuya, balikan natin dito ang PHP version folder. So kailangan natin bigyan 'to ng privilege para ma-access ng IIS natin. So, ito, madalas tinatanggal ko lang yan. Uncheck, and then security. So, pinaka-liberal na privilege mo na ibibigay natin. So, may mga ibang options pa dyan. So, sa demo na to, lalagyan natin ng iba. So, itong paglagay ko ng credentials, ano, dahil ang laptop mismo na to ay under siya ng Active Directory. Of course, sa inyo, hindi nyo na to may encounter dahil hindi naman kayo connected dun sa Active Directory. So, every time na may sineset-up tayo internally, hinhingian tayo ng privilege na dapat ay naka-administrator privilege tayo. So, ngayon, diretso tayo dito, find now. Tapos, hanapin ko lang dito yung ayan, IUSR. Click OK, and then OK. Tapos, click ko lang tong full control. And then, OK. So, ayan. Ang kasunod ay OK naman siya. Ang kasunod natin gagawin, nasa loob ng PHP 8.2. Lakihan natin ng konti. Gagawa tayo ng PHP INI. So, production ng ginagawa ko dito. So, palitan natin, rename natin. PHP.ini. So, tanggalin natin yung production. Enter and yes. And then, i-open ko siya ngayon gamit ang Notepad 2. So, pwede rin Notepad lang, pwede Notepad 2. So, cancel. Ayan. So, ito yung laman ng PHP INI natin. So, dun sa requirement na tinabi natin kanina, so, nasa desktop. So, ito yung mga requirement. Nasa new folder. Ito yung guide. Ang ingay naman ng motor na yun. Motor kasi yun ng boss Jerry namin dito na malupit. Eh. So, maingay yung pagka-setup. Di kagaya sa motor kung simple lang. Pang setup pogi lang. So, ito. Ito yung una-unang gagawin natin na yung fast CGI. Copy and balik tayo dito. Search natin siya. And paste that. And find. So ito yun. So ang sabi niya, fast CGI. Tatanggalin. I-uncomment natin siya. 2, 1. And save. So ang din kasunod naman yung CGI fix. Copy. And search na natin din ulit dito. Enter. So, itong CGI fix. Uncomment. So, kakalimutan. And then, nakalagay daw dito ay 0.
Save from time to time sinisave ka na ano para hindi masayang yung pagod natin. Kasunod dyan, CGI force. Redirect. Zero din, mga kuya at mga ate. So, lagay natin dito. Paste. Mapapansin mo, CGI. Siya pa yung wala, no? So, tingnan natin. Saan ba yung yan? Ito. Ayan. Then, zero. Save. So, ang kasunod na gagawin. Actually, itong guide, nakita ko lang din to dun sa isa sa mga YouTuber natin. Shoutout dun sa tao na yon na gumawa. Siguro, ito ang kasunod. V extensions natin. Ayan. Extensions DIR. Ito na ba yun? O hindi. Ayan. So, tanggalin natin. On Windows, ito daw yung lalagay. Ayan siya. Save. Ang kasunod, ang logs. Yan. Ito yung logs. Error logs. Kailangan din natin ng error logs. So, minsan, may mga ginagawa tayong hindi natin maayos-ayos. So, doon lang natin pinupuntahan sa logs kung ano ba yung problema. So, next tayo dyan. Next. Para may makita hanggang sa lumabas. Medyo ano to eh, mahirap tong logs. Ayan, ito. Ito yung ginagamit ko ng logs. Tapos, tinatanggalan ko na lang siya. Dito copy-paste. So, actually, yung logs, ito yung ginagamit ko dito, mismong folder ng PHP 8.2. Copy. So, paste dito. Tingnan natin yung logs yan. Paste natin dito sa loob. Tapos, ang another backslash tayo and then php.logs. Ayan. So, ito yung sabi niya error.logs, php.error.log. Oh. Gayahin na lang natin underscore error.log. Pwede na yan. And then save. And kasunod naman ay date time. So, time zone. Copy. Gana. And then, search natin siya dito. Dito na rin pala. And then, enter. So, uncomment. And, ang time zone natin ay Asia, Manila. And then, kasunod, sabi niya dito, uncomment extensions. So, sa extensions naman, click natin tong, copy natin tong extensions na yan. Comment natin doon yung mga ibang extensions na needed natin sa setup ng PHP. Kasi may mga requirement kasi dyan eh. Ayan, ito tayo. So, curl, uncomment natin yan, extensions natin. FTP, file info, GD. So, depende sa inyo. Uncomment, bahala kayo kung lahat yan comment nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. MySQL, OpenSSL, kailangan natin yan. PDO MySQL, gamit natin yan. Tapos, itong soap sockets, sodium. So, siguro yan, ano, yung mga non-comment natin. So, yun na yung gusto kong yan, comment. Yun na yung mga kailangan ko sa ngayon. At ang kasunod na yan, dito, ang set path variable. So, sa path variable, so, X na natin yan. Hindi na natin kailangan. Ang sinasabi dyan, eto. Ito yung path. Ika-copya ko siya. And then, right-click tayo rito. Sa, and then, properties. Under siya ng environment. Variables ng Windows. So, under siya ng path. I'm gonna edit that. So, i-add natin yung path ng PHP. So, para may connect, para lumabas o may connect siya sa path ng mismong Windows. To check kung gumagana, para gumana yung PHP natin. To check, open natin yung CMD and PHP. Type lang natin yung PHP minus VER. So, pagka lumabas yung version ng PHP, ibig sabihin nun, na-setup natin ang PHP sa Windows natin. So, okay na tayo sa PHP. Ang kasunod na gagawin ay imamapping na natin ang PHP natin doon sa IIS.
Ito yung IAS, ano? Ito yung IAS manager, yung sinabi ko kanina kung paano siya i-open. So pagka-open nyo, ando siya ng mail, pangalan kasi ito ng Windows natin. So open mo lang siya dito sa handler mappings. So sinas niya handler mappings, tapos add module mapping. Huwag tayo malilito mga paps, ano? So ito yung mga sample natin, star.php. Kasi .php extension na gagamitin natin. So under dyan sa module natin, just click ng first CGI module. And then, ang kasunod ay ang executable, which is under siya, ang, nandun siya sa folder na ginawa natin ng PHP 8.2. And then, iselect mo lang siya rito, .exe file. Ayan, phpcgi.exe. Tumutunog na naman itong mga gumagawa. Magulo talaga itong mga nasa gilid natin. Pero anyway, okay lang. And then, pangangalanan natin na CGI Fast PHP 8.2. Okay natin siya. Sabi niya, do you want to create the fast application for this executable? Yes. So, by default, yan na yung meron na tayong CGI sa CGI settings. So, magamit mo na siya sa namang CGI PHP application. So, hindi pa tapos tayo dito sa IIS Manager. Dito tayo sa default document. Kailangan natin mag-add ng index.php para ma-recognize na PHP yung ginagawa natin. And, syempre, kailangan din natin dyan ang URL rewrite. So, madalas ang ginagamit ko itong web platform. Let's check natin kung gumana ang web platform natin. So, dinadownload pa natin yan. So, ito yung extension. Try natin. And run. Madali lang. Mabilis lang. Maliit lang siya na file. Install. So, tapos na natin na-install. Dito siya dapat nalabas. So, close muna natin yan. Tapos, i-open uli. Type ko IIS. Ayan siya. Open natin yung server manager, IIS manager. So, ito yung web platform. So, madalas dito ko na lang kinukuha ang URL rewrite. Konting tease lang sa mga 1 to 2 minutes. Lalabas na yan. Tapos, na-type ko lang siya dito. URL. Enter. So, yan. 2.1. So, check natin kung gagana. And then, sa baba, install. And then, yung sabi niya, accept. So, sa tingin ko, working siya sa ngayon. Isa rin yan sa mga requirement, ano. Dito kasi, ang ginagamit namin na apps ay ang Laravel framework. Ang Laravel framework para makapagawa kami ng web application. Ang iba naman, marami. May CodeIgniter. So, depende sa inyo. To check kung working na, so open natin yung Google Chrome and i-check natin yung localhost. So, ayan. Of course, kasi wala pa tayong ano dyan. Ayan yung mga nakikita natin. So, para ma-check natin yung PHP, open natin yung folder natin under localhost, initpub, www.root. So, gawa tayo ng .php file. So, index.php, enter, 1 and yes, tapos lagyan natin ng simpleng command. Basic naman to, kahit sa tutorial, nakikita natin to. So, php, oops, and lagay natin dito ang php info, and then ganyan, tapos save. Pag lumabas yung version ng php info dyan, ibig sabihin nun na nagawa natin na maayos ang configuration natin na. So, see. Ayan, working na. Sa lagay na yan, working na ang ating IIS server. So, pwede na tayo mag-testing dyan ng configuration ng mag-upload, kumbaga. So, to check lang kung working ba yan o hindi. Under siya dito sa
inetpub. Try nating mag-download ng Laravel. So, kami mga paps, kami mga kuya, mga ate, ang gamit kasi namin Laravel para makagawa tayo, para gawa sa paggawa ng application. So, type ko dito sa Google, Laravel, and ando siya ng installation. Gamit ko yung 8 point something dyan. Kung ano man ang latest version sa kanya. Tapos, dito sa baba, hanapin ko dito yung composer. Ito, via composer. Kopya ko lang to. Of course, hindi gagana yan, no? Kung hindi ka mag-install ng composer. So, install ko muna yung composer natin dito. Ano ba ang latest sa kanya? 2.0. Ito na yung kung paano siya i-check, ano, yung marami ng mga application dyan, pero Laravel kasi ang ano ko na-typean ngayon para may testing natin. So next ka lang dito sa composer, next and finish. Ang kasunod niyan ay eto na, copy natin yan. Install natin dito sa gamit yung ano natin, PowerShell. So mga 10 minutes lang lalabas siya. So mali, hindi pa nag-detect yung ginawa nating composer. So paste, nasa administrator siya. So antayin lang natin, ano. So mali, napapansin nyo dyan, mali ang napaglagyan natin. So i-copyahin na lang natin yan mamaya. Ilipat natin doon sa inetpub na folder natin para ma-access natin sa localhost. So, 1 to 2 minutes lang mga kuya, mga ate. Pause natin muna yung video.
So, ayan mga paps, tapos na tayo dyan. Kunin lang natin ang files under siya ng, di kasi natin naayos, under siya ng user administrator. Close natin yan. Open natin ito. Under siya ng user, under ng administrator. Ito yan. Ito yung files natin ng Laravel. So, cut natin to. Tapos, lipat natin siya sa initpub. Para paste in initpub. Tapos, ngayon, i-access natin siya sa localhost. So, ang localhost natin, let's say, localhost forward slash example dash app. So, hindi siya dyan. Baka nagkamali tayo. So, double check natin. Ayan, right copy, paste natin, ayan, so ang kasunod niyan, public, there we go, so ang sabi niya dito, stream apps logs cannot be open, so ito yung problema natin, ano, pag hindi naka, so for example, itong logs natin, dapat mabigyan din natin to ng permission ng itong storage folder natin. So, open. Add tayo ulit dito. Actually, hindi, pwede na to siguro dito na lang eh. Ano siya ng ayan, pub. Tapos, ano pub. Katulad ng ginawa natin sa PHP folder natin. So, ignore all. So, kailangan kasi ng permission ng ano, bago di siya mabuksan kasi ang permission ng Windows ay nasa per user. So, under security, dagdagan din natin siya ng user only ng IUSR. So, administrator. Tingnan mali yung password. So, tingnan natin kung tama yung password natin. Ayan. Find now. So, nag-password nga tayo. Balikan lang natin. Ano? Sabihin ko lang uli dahil dun sa ang laptop natin or ang VM natin ay connected sa Active Directory. Kung hindi naman kayo connected sa Active Directory, you don't have to do that. So, okay. Just lagay natin. Continue. So, sa lahat yan. Mag-apply yan sa lahat. And then, okay. Okay, I hope so. Okay na. Enter. So, yan. So, nabigyan natin ng information yung lahat ng folder na ma-access natin sa ma-access natin ng ma-access ng ano natin IIS manager. So yun na yun, ito na yung fresh install natin na Laravel. So mga paps, sana may nakuha kayong info. And ganun din ulit, I hope see you on my next video again. Thank you.